Panginoon po namin Diyos, Yahuah na makapangyarihan sa lahat. Narito na po muli ang iyong mga bang-alipin. Naghahandog kami ng maraming pagpapasalamat sa buhay at lakas na parati mong ipinagkakalog sa amin. Ginising mo kami ngayon. Taglay ang buhay at lakas namin at linaw ng aming pag-iisip. At nasa puso po namin ang pag-ibig na magtipon sa harapan mo upang sumamba sa iyo, Panginoong Yahuah, makapangyarihan Diyos ng mga napakakaunting labi sa huling araw. Pinupuri ka po namin, Ama. Sumasamba kami sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, naghahandog kami ng lahat ng kapurihan na ukol sa iyo, Ama, sapagkat itong aming magagawa. Tulad ng narinig mo sa aming awit, ikaw ang yaman ng bawat sa amin. Maglilingkod kami sa iyo. Magtatapat kami sa iyo. Magpapatuloy kami sa aming paglilingkod at sinumpa ang tungkulin sa iyo. Kaawaan mo kami, Panginoon, sa aming pagsamba. Tulungan mo sana makasama ka namin at makapiling. Lalo namin, makikita namin. Sa paligid namin, kitang-kita na namin ang tanda. Nasusuguin mo na po ang aming Panginoong Yahusha. Ang ibig sabihin nito, kakaunti na lamang po ang panahon ng aming pagtitiis. Kaunti na lang po ang panahon ng aming kalulungkot. Kaunting panahon na lang po ang susungin na yung pagsubok sapagkat mararating na po namin ang araw ng aming kaligtasan. Kaya tulungan mo sana kami sa aming paglalakbay. Hindi namin kakayanin mag-isa, Ama. Kailangan namin ng pagsama mo. Kaya sa dami ng aming kasalanan sa iyo, sa dami ng aming pagkukula, huwag mo sana kaming papatudan. Marati mo sana kaming papatawarin upang manatili sa amin yung pag-ibig at awa. Marating namin ang araw ng aming kaligtasan. Kaligtasan na inaasam ng iyong mga anak upang sa bahay na inahanda mo sa amin, doon kami maglilingkod sa iyo. Sasambahin namin ang iyong banal na pangalan. Sa kakaunting panahon na nabanggitan namin, naalala namin ang aming mga mahal sa buhay. Kakaunting panahon lang po ang aming gagawin upang mahanap, makumbisi po namin silang makinig sa iyo. Pero wala kami magagawa sa aming ganang sarili. Ang awat tulong mo lang po ang aming inaasahan sa lahat ng bagay. Kung maaari po sana kung paano mo kami tinawag, bigyan mo sila ng ilaw ng Santong Espiritu upang makasama namin sila sa paglalakbay namin sa pagpasok namin sa kaharian ng langit. Ama namin Diyos, Ama namin Yahuah, nakikiusap kami sa iyo. Alam namin marami kaming kasalanan, marami kaming pagkukulang sa iyo. Ngunit marami din kaming hinihingi. Ngunit alam mo, Ama, ikaw lamang ang mapagtutulingan at masusulingan ng aming tulong. Ikaw lamang pong aming mapagsusumbungan. Ikaw lamang pong aming malalapitan. Ikaw lamang po ang masasabihan ng aming pangangailangan. At ikaw lamang pong sa aming makapagbibigay na makabubuti sa amin. Hindi lamang sa pamumuhay nito, kundi sa aming mga kaluluwa, sa aming karapatan, sa paglilingkod sa iyo. Kaya tulungan mo sana ang aming pagsama ngayon, magsilbing biyaya sa aming kaluluwa. Tanglawan mo ang aming puso at aming pag-isip, Ama namin, sa pamamagitan ng aming pagsamba. Banalin mo ang aming mga kaluluwa, Ama, upang kami manatiling dapat sa aming mga pamumuhay sa araw-araw. Manatili kaming matuwid na hinahanap mo sa amin upang kami magtamo ng gantimpala na inalalaan mo sa iyong mga anak. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. Tulungan mo sa aming espiritu. Dumaloy sa aming puso. Dumaloy sa aming mga pag-iisip upang dito mahayag iyong kalooban. Mahayag ang aming gagawin na siyang hinahanap mo sa amin upang mapuri namin at malugod po ang iyong dakilang pag-alam. Panginoon, basbasan mo sana ang kinikita ng biyayang nanggagaling sa iyo. Basbasan mo ang aming handog sa araw na ito upang maging ganap po ang gagawin naming pagsamba. Umaasa kami, Panginoong Yahuah, pinanggap mo po ang aming panalangin sa iyo. Pinatawag mo po ang aming maraming kasalanan. Ang basbas mo, bibigay mo sa iyong mga anak
Hinihiling po namin lahat na ito sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon tagpagligtas, ang Panginoon po namin, Yahusha, Hamasiya po. Tayo ay patuloy na hinihikayat ng Diyos na makinig na mabuti sa kanyang aral kung tayo sumasamba upang ating maunawaan at ito ay ating pong maisakabuhayan. At habang ating buhay at tayo ay kanyang pagpapalain pagdating sa mga bagay na espiritual. Mga kapatid, sa mundo na ating pong pansamantala na kinalalagyan, alam natin at hindi natin maipipikit ang ating mga mata sa katotohanan na ito'y patuloy sa kanyang pagkasira, patuloy sa kanyang paggawasa. Hindi sapagkat ito'y ang gusto ng Diyos, manapa kapag ating binas ang aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat, ang liwanag at nasiyahan ng Diyos. Napakaganda ng layunin ng Diyos sa paglalang ng mundo. At ayon sa aklat ng Isayas, ang mundo'y nilikha ng Diyos para tahanan ang mga tao. Dito tayo nakatahan. Pero sa ngayon, alam natin ang nagaganap. Sabi nga sa Ingles, tayo nasa extreme danger and trouble. Nasa matinding panganib at kahirapan at taguluhan. Alam niyo kung ating pag-aaralan ng kasaysayan, maging sa biblikal na bahagi nito at maging sa kasaysayang pandaigdig. Ang sabi nga po, there's never been a true war that wasn't fought between two sets of people who were certain that they were in the right. Ang paglalabanan, bunga ng digmaan, kaya nagbunga ng digmaan, ay dahil sa dalawang tao, ang isa'y naniniwala na siya'y tama at yung kalaban niya'y mali. Samantalang yung kanyang kalaban, naniniwala naman na sila'y tama at sila ang mali, yung kanilang kaaway. Mapanganib ang naidudulot niyan. At ang mas matindi pa dyan, ay may mga tao na hindi mo na sila kailangang tanungin pa. Sapagkat ang paniniwala ho nila ay laging tama at dapat isakatuparan ng walang tanong-tanong sapagkat sila'y tama. Yun ang mas mapanganib. Kaya yan po ang nagaganap hindi lamang sa bahagi po ng pamahalaang panlupa o gobyerno maging sa mga reliyon. Ganyan din po ang nagaganap. At hindi po natin maipipikit ang ating mga mata o kaya naman ay ating pong takpan ang ating tenga para ating madinig ang mga katotohanan niya. Yan po ang totoo na nagaganap sa buhay po natin sa kasalukuyan, mga kapatid. Konsultahin natin ang Biblia.
Ano ho ang mga dahilan ng pagkasira, unti-unting pagkasira ng mundo na ating pong kinalalagyan, mga kapatid? Ating unang basahin ang nakasulat sa Isaiah. First slide po, ganito ang ating mababasa. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Ano ayon sa Biblia? Ang dahilan ng unti-unting pagkasira ng mundo sa kasalukuyan. Yan po ang dahilan. Ang mundo ang wika ay dinungisan ng mga mamamayan nito. Ang mundo per se hindi masama, nilikha ng Diyos para tahanan ng tao. Ngunit ang nagdungis nito ay ang mga mamamayang nakatira o nananahan sa mundong ito. E bakit po nila nagdinungisan ang mundong ito? Ano dahilan? Dahil sa hindi pagsunod sa kautusan ng Panginoon Diyos, maging sa mga tuntunin ng Panginoon Diyos. Hindi lang ang nakasunod, ano pang ginawa? Nilabag ang walang hanggang kasunduan nila sa Diyos. Kaya bunga nito, ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Anong sabi niya? Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo. Kaya ang mundo ay may sumpa, bunga ng kasalanang ginawa ng mga tao at patuloy na ginagawa noon maging ngayon. Kaya ano sabi? Susulugin sila at iilan lang ang matitira. Kaya tayo bilang kabilang sa very small remnant, sumasampalataya na yung huling mga pangusap, iilan lang ang matitira, sumasampalataya tayo. Kabilang tayo po yan, mga kapatid. Di ho ba? Yan ang ating pananampalataya. Nagtira ang Diyos sapagkat nakalaan ang mundo para lipulin ng Diyos at kanyang papanagutin ang lahat ng mamamayan na tumalikod at lumabag ng tuwiran sa mga kalooban ng Diyos. Ano ang kahihinatnan pa ng mundo dahil sa patuloy na pagdungis ng mga tao, maging na mga taong kabilang sa mga relihiyon? Ito ang nakasulat sa aklat ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa, ating pong subaybayan, mga kapatid. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaang din sa malayo. Totoong-totoo yan. May mga digmaang malapit sa atin, may mga digmaang malayo sa atin. At tulad ng digmaan ngayon sa Ukraine in particular, laban sa Russia, malayo, pero nadidinig natin yan. Ngunit, huwag kayong matakot. Yan ang bilin na bilin ng ating Panginoong Yahusha sa kanyang mga alagad. Totoong magaganap, madidinig nyo ang mga digmaang malapit sa inyo, digmaang malayo sa inyo. Ngunit, huwag kayong matakot. Bakit? Kinakailangang mangyari ang mga ito. Bakit nga? Sinumpaan na Diyos eh. Kaya mangyayari talaga. Ngunit, hindi pa itong katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Ayon sa mga talata ng Biblia, dahil sa patuloy na pagdungis ng tao sa mundong ito, hindi lamang mga taong ateo, hindi lamang mga taong mga free thinkers o mga libre pensador, kundi mga taong kabilang din di umano sa mga reliyon. Ngunit ang reliyon ay ginagamit para magpakasama, magsamantala, magpapakasama pang nagsamantala ka sa tao. Ayan ang mangyayari. Digmaan, tagutom, paglindol, at mga iba't iba pang mga pangyayari na yay magbabadya
na yan po ay hindi man wakas pa ng mundo, ngunit ang lahat ay pasimula pa lang ng paghihirap ng sangkatauhan. Kaya ang mundo ay nasa ilalim ng malaking panganib, mga kapatid. Pag binasa ninyo ang worldatlas.com, mayroong 10 pwedeng maganap na ito ay talagang panganib sa buhay ng tao. Una, nuclear war. O, ang sabi nga ay the threat of annihilation caused by a nuclear war remains present more than 70 years after a nuclear bomb killed 150,000 people in Hiroshima, Japan. Ang sabi pa rito, aside from the immediate destruction of lives and death due to radiation, sapagkat pag sinabing nuclear, sa radiation pa lang mamamatay ng tao eh. Tuloy natin ang basa, a nuclear winter could put the planet into a mini ice age marked by a severe agricultural and ecological collapse that can in turn lead to famine. Isipin ninyo, kaya marami po ang babagsak na agrikultura bunga noong radiation ng nuclear bomb na maaaring yan ay pwedeng mangyari sa panahon natin ngayon na ito po ay magbubunga ng kagutom. Ano pa? Biological warfare. Pag sinabing biological warfare po, gagamitan po yan ng tinatawag po natin na mga chemicals. According to the Global Challenges Report, some chemical and biological weapons possess great catastrophic potential. Mapanganib, poisonous chemicals, for example, can be aerosolized or spread into the water supplies, polluting an entire region's systems and killing hundreds if not thousands of people. Yan ang sabi po pagdating dyan sa kung tawagin biological warfare. Pwedeng mangyari yan. Ano ba? Global pandemic. Kala nyo tapos na ang coronavirus? Meron pa. Ang sabi nga, many scientists believe that the coronavirus pandemic, which likely originated from a pathogen in bats, yung mga paniki, won't be the last one. As humans continue to encroach onto natural habitats and destroy wildlife, the world will continue to see more zoonotic diseases jump from animals to humans. Di na kailang ipaliwanag yan. Gaya ng coronavirus, galing sa panike at sa patuloy po na ating pagsira sa ating mga katalagahan, yung mga ecological na yan, ay magbubunga din po yan ng paglala ng mga karamdaman na galing sa mga hayop. Di ba? Ano pa? Climate change. Ang pagbabago ng temperatura o kaya ng klima. Many experts believe that climate change possess the greatest threat to humankind today. So much so that the scientists and experts have been convening to discuss this phenomenon for years. Ang tagal ng pinag-uusapan niya. Di ho ba? This in turn will cause a spread of waterborne diseases. All these changes will have cascading consequences worldwide, but the most notable of which is the disturbance of the ecosystem and the significant loss of biodiversity. Kaya pagka sinabi po natin na ecosystem, ang ibig lamang pong sabihin yan, may kinalaman sa ating ekonomiya. Di ho ba? At pagka sinabing biodiversity, pag sinabing bio, yan po ay buhay, diversity ay pagkakaiba-iba o sari-saring buhay sa planeta ng mundo. O di ba? Pagka nangyari po itong tinatawag nating climate change, apektado lahat ng yan, mga kapatid. Ano pang isa? Loss of biodiversity. Yun nga, ang pagkawala ng buhay, ng bio kasi buhay, diversity, pagkakaiba-iba ng buhay sa planeta. Pag nawala na po yan, ang sabi nito,
the proper functioning of the Earth's ecosystem depends largely on the complex interplay between the 9 million types of living things living on the planet. Isipin niyo kung gaano karaming mga living things na nabubuhay sa mundo. 9 million types. However, in the previous years, the world has witnessed a rapid disruption and loss of rich biodiversity according to the researchers from the University College Hospital in Ibadan. Human activities, the increasing world population, pollution, exploitation of natural resources, among others, are taking its toll on the ecosystem. Among the casualties are the species of plants and animals. Recent research by the Intergovernmental Scientific Policy Platform on Biodiversity in Ecosystem Services has found that up to 1 million species of plants and animals now face extinction. Sa kasalukuyan, ayon sa pag-aaral ng IPBES, ang sabi nila, they have found that up to 1 million species of plants and animals now face extinction. Maaaring mawawala. Apektado ang mundo. Di ho ba? Ano pa? Yung tinatawag natin sa English ay artificial intelligence. Artificial na katalinuhan. Katulad ng paglikha ng mga robot. Many scientists, including the world-renowned astrophysicists, believe that artificial intelligence will be difficult to control, even by their creators, in the long term. Can surpass human capabilities and eventually cause the extinction of human race. Kaya darating ang panahon, yung mga invento ng mga inventor, mga robot at etc., ay hindi na nila makokontrol, kaya yun din ang sisira sa human race. Di ho ba? Ano pa? Yung tinatawag pa nanotechnology. O anong ibig sabihin po ng nanotechnology, mga kapatid? Ano ba yung ibig sabihin ng nano? Ah, baka sabihin ninyo unano, yung panta. Aba, hindi po yun. Ah, pag-aralan na ninyo siguro yan. At alam nyo, pag sinabing nanotechnology, mga kapatid, yan po ay hindi safe sa atin bilang humankind. Materials which by themselves are not very harmful could be toxic if they are inhaled in the form of nanoparticles. The effects of inhaled nanoparticles in the body of humankind may include lung inflammation and heart problems. Isipin ninyo, gawa po niyang tinatawag nating nanotechnology, malaki pala epekto niyan sa lungs ng tao. Yan ang mga panganib ngayon sa mundo. Ano pa? Ito, yung super volcanoes eruption. Nako, kabi-kabila, hindi na natin kailangan i-explica pa yan. Ang dami nang nangyayaring mga iba't ibang sunod-sunod pabalik ang mga eruption ng mga volcano sa panahon natin. Ano ang isa pa? Na panganib hindi lang sa isang panig ng mundo, kundi ito'y sa sangsinuko buong globo, yung asteroid. Asteroids are huge rock formations that navigate the solar system. Collision between these asteroids and Earth in the past caused the extinction of dinosaurs. According sa ating research, now a cosmochemist who published the book Catching Stardust says that at some point, a comet or an asteroid is bound to hit the Earth and it will have devastating consequences. May nakaamba na asteroid, malaking batong na forma sa solar system na maaring ito po ay tatama sa planeta na ating kinalalagyan, sa planet Earth. At ano ang mangyayari? Massive asteroid, she believes, can wipe out mankind when it hits the planet Earth. Panganib po yan, mga kapatid. Ano pa? Ito pa matindi. The unknown. Yung hindi natin alam. Marami tayong hindi alam. Yan po ang nakakatakot. Nothing instills fear more than the unknown. Di ba? Wala nang hihigit dun sa hindi natin alam. Nakakatakot yun.
Many experts believe that there are still numerous unknown threats lurking out there beyond human comprehension. According to the Global Challenges Report, rapid economic, scientific, and technological development bring unforeseen risks in its wake. It is therefore likely that many future global catastrophic risks are the present unknown, the report concludes. Yan ay mga sampung banta at panganib na nakaamba sa mundo na ating kinalalagyan na yan ay bunga ng kasalanan ng tao. Kaya ang tao ay nasa ilalim ng panganib na ating mga nabanggit. Hindi lamang yan, mga kapatid. Ang sabi, tatayong bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Mga kapatid, dapat ay alam po natin ang kasalukuyang nangyayari sa paligid po natin. Di ho ba? Gaya po ng alam na po natin, mga kapatid, mayroon pong tinatawag tayo ngayon sa ating panahon, yung tinatawag na NATO at saka yung BRICS. Alam ba ninyo kung ano po yung mga yan? Alam nyo, pagka atin hong siniyasat at pinag-aralan, alauna sa lahat, ano ba yung NATO? Yan ay isang acronym na yan ay mga katagang mga letra na may katapat na, kahala, na nakatumbas. N, North, A, Atlantic, T, Treaty, O, Organization. So NATO means North Atlantic Treaty Organization. Yan po ay isang kolektibo na samahan ng mga bansa na ito po ay nabuo noong 1949 na ito ay binubuo ng 31 bansa mula sa Europa, North America at mga kapatid sa ibang panig pa ng mundo. Alam niyo na sa ngayon ay meron din namang tinatawag na BRICS. Ano po yung BRICS? Yan naman po ay binubuo ng bansang ang B ay Brazil, ang R ay Russia, ang I ay India, ang C ay China, at yung S naman ay South Africa. Bali ba, mga kapatid, kung atin ho nga pag-aaralan, ay ang sabi nga, who is stronger, BRICS or NATO? Ang NATO kasi ay more on military po yan. Ang BRICS more on economy. Kaya sila, kasamang Russia, ang China, mga rich in natural resources sa kaiba't ibang mga ekonomiya, mga umaasenso, progressing country, mga mayayamang mga bansa po yan. Eh, sa ngayon ay ating masasabi na medyo hindi maganda ang relasyon ng BRICS sa NATO. Pagkat sa BRICS, kasama nga ang China, ang India, ang Brazil na talagang yan ay galit na galit sa Amerika at maging ang Russia. Eh medyo nagigiraan sa ngayon at alam naman natin na bago po, kumbaga sa manok, bago po sila maglaban, nagigiraan muna. Eh ngayon nagigiraan sa Asia, sa iba't ibang panig ng mundo. Eh ano ibig sabihin po niyan? Posible bang magkaroon ng digmaan? Posible. Posible, mga kapatid. Kaya dapat ma-up to date tayo. Malaman natin ang nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi lang yung alam natin magtrabaho, bumili ng makakait, magluto, kumain. Kailangan po ang bilang mga Yahushiano, ang ating nakikita, hindi lamang yung harap natin, beyond ano ho ang ating hinaharap. Yan po ang sinasabi sa Mateo 24:6 hanggang 8, mga katotohanan hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata, katotohanan kitang-kita, nadidinig natin, nagaganap sa pamamagitan ng ating mga binabasang mga pahayagan at ating mga nakikita sa pamamagitan po ng visual aid o kaya ng telebisyon. Mga kapatid at mga magulang na sumasamba sa ngayon, ang ating pong tanong, dapat ba tayong magtaka pa kapag nakikita nating nangyayari ang mga ito? Kanino dapat natin ituo ng ating paningin tayong Yahusiano sa kabila ng nangyayaring hindi natin pwedeng pigilan? Ito, nakasulat sa Korinto. Ganito po ang ating mababasa.
kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito. Yan ang ating dapat gawin. Digmaan, famine, tagutom, iba't ibang mga nakaambang panganib sa sangsang silukob na ito, huwag yun ang ating tignan. Ang sabi ni Pablo, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos, hindi natin nakikita. Si Yahusha, hindi natin nakikita. Ang millennial kingdom, hindi pa naitatatag. Ang bayang banal, yan ang hindi natin nakikita pa. Doon natin ituon ang ating isipan. Doon natin ipukol ang ating mga isipan. Huwag sa mundo na punong-puno, nakikita natin ang kaguluhan at kawalan ng kapayapaan. Kapatayan dito, patayan doon, dahil mga bata't walang malay pinapatay. Huwag yun ang ating tignan ng lita ng Apostol Pablo. Mga nakikita sa mundong ito, huwag yun ang mga bagay na ating pahalagan, kundi sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lang. Panandalian lamang yan. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia, we are but just as sojourners, mga naglalakbay lang tayo. Hindi ito ang ating tunay na bayan, mga kapatid. Ang sabi pa, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sana maakit tayo dyan. O, mga kapatid, ano pa sabi ng Biblia sa Ebreo? Kung mayroon man tayong dapat tignan, tanginan natin, dapat ito ang ating paningin. Sa Ebreo 12:2. Ito natin ang ating paningin kay Yahusha na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahan naghihintay sa kanya at ngay-ngay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Panginoon natin, dapat itingin ang ating mga mata katumbas. Panginoon natin, dapat ipukol ang ating pag-aasa, hindi sa mundong ito. Huwag po, sapagkat kung sa mundong ito, baka ipipanawan ang pag-aasa. Huwag ka sa mundong ito, ating itiningin ang ating mga mata at ang ating pag-aasa, inilagak sa mundo, baka panawan tayo ng pananampalatay. Huwag, ang sabi ng Apostol Pablo, ito natin ang ating paningin kay Yahusha. Sandigan ang ating pananampalataya hanggang kailan, mga kapatid? Hanggang sa katapusan. Yan ang aral. Yan ang panawagan sa atin. Paano natin magagawang maipukol ang ating paningin kay Yahusha? Tesalonica, ganito nakasulat. Pakinggan po natin, mga kapatid. Next slide. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Napapansin ba niyo yun? Lagi kayong manalangin, ang sabi. Magpasalamat kahit ano ang mangyari dahil itong kalooban ng Diyos para sa inyo na may na mga nakayahusya hamasiya. Mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral ay bakit paano natin maipupukol kay Yahusha hamasiya ang ating paningin o pag-asa. Palagi tayong manalangin, mga kapatid. Sapagkat pagkatay na nanalangin, lagi nating sinasabi ang lahat ay sa pangalan ni Yahusha. Di ho ba? Hindi natin pwedeng wakas at itigil ang panalangin, hindi natin binabanggit ang katagang Yahusha. Ang sabi ng ating nabasa, lagi kayong magalak, laging manalangin, magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Kaya ang nangyayaring yan ay pabor sa gusto natin na hindi pabor sa gusto natin, ano man ang mangyari, laging manalangin. Kaya ang panalangin mahalaga po, mga kapatid. Manalangin tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Maging mapanalangin tayo. Kaya tayo tinuruan ng ating Panginoong Yahusha ng paraan ng panalangin, ang wika niya sa Mateo. Manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin daw ang pangalan mo. Kaya kilala natin ang pangalang Yahuah
Sa pangalan ng Panginoong Yahuah, nananalangin tayo kapag ka ating binabanggit sa panalangin natin ang pangalan ng Yahuah. Nararamdaman natin kakaiba. Iba ang bisa ng pangalan ng Yahuah. Iba ang bisa ng pangalan ng Yahuah, mga kapatid. Napakapangyari ang pangalan. Sana maakit tayo, maging mapanalanginin tayo sa Diyos, mga mahal na kapatid. Gaya ng ating napag-aralan, mahalaga ang panalangin. Tangi sa panalangin, mga kapatid. Meron pa bang ibang paraan para ating pong maituhon, maipukul kay Yahusha ang ating atensyon, ang ating paningin? Ito ho, nakasulat dito ho sa Aklat ng Gawa. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Bukod sa pananalangin, paano pa natin maipupukol ang ating atensyon at pag-asa kay Yahusha? Ang sabi, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Kaya mayroon tayong Bible study. Maging masigasig tayo. Hindi lamang yan. Maging masigasig tayo sa ating pagsishare ng aral na ating tinanggap, mga kapatid. Patulad ng ipinanalangin ng ating kapatid, konting panahon na lang ang natitira, konting panahon na rin ang ating maisishare ang ating pananampalataya. Samantalahin natin yon. Ang sabi, magiging masigasig sa pagtitipon bilang magkakapatid. Kaya tayo bilang Yahushano, kung hindi man tayo matipon sa isang lugar, sapagkat tayo kalat-kalat sa iba't ibang panig ng mundo, kaya nga po, pinayagan ng Diyos na mangyari itong virtual na pagsamba sa pamamagitan ng sophisticated na mga teknolohiya ang ginagamit natin. Kapag kakausap natin ng kapatid sa pamamagitan ng ating cellphone o telepono, kahit hindi pa natin siya nakikita ng personal, ano nararamdaman ninyo? Parang kilalang kilala na natin silang matagal. Yan po ang dahilan. Yan ang bunga ng panalangin at pananampalataya. Kahit na magkakalayo-layo at hindi magkakakilakilala ng personal, hindi nagkadaupang palad ng personal o pisikal, pero yung espiritong umuugnay at umuugpong sa atin ay kakaiba. Ang sabi, paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Mahalaga po na tayo ay magkumustahan. Mahalaga na tayo kung may pagkakataon ay magsama-sama. Bakit? Sapagkat tayo isang pamilya, isang ating ama, ang ating Panginoon Diyos na si Yahuah, na ang mamamagitan sa atin sa ama ay ang ating Panginoong Yahusha. Ano halaga at benepisyo kapag ka ang mga mananampalataya ay mahilig po at masigasig sa pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos? Ito ang nakasulat pa sa banal na kasulatan ni Efeso. Ganito po nakasulat. Kayo man ay napabilang na sa Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Totoo yun. Diba? Nang tayo matawag sa loob ng very small remnant eh. Nakilala na natin ang Panginoon at ang katotohanan. Ang magandang balita, kung paano kayo maliligtas, alam na natin yun. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. May hula tayo. Very small remnant. Mula sa West, pupurihin ang Panginoon. Nakilala natin ang pangalang Yahuah. Ito'y bunga ng pagtalikod doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas na lupa, kay nagtira ng very small remnant na alam natin ang ating kaligtasan. Tiyak ang ating kaligtasan. Hindi natin pwedeng sabihin, ito totoo sa amin. Sa inyo hindi totoo, maaaring hindi totoo sa inyo. Pero ang aming totoong sinasabi ito, may saligan kami, 8:20 ng Isaias, sa hula at saka sa patotoo, yun ang ating pinanghihawakan. Hindi tayo nanghahawak sa sabi-sabi o assumption. Ano pa? Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niyang banal na Espiritu sa Kanya-Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari niya kayo. At ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya kaya, mag-ingat kayo
kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil sa maraming gumagawa o dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Totoo po yan. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung anong kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Kaya tayo, test and prove. Hindi tayo gullible ng mga iglesia ni Yahusha. Hindi tayo tagahanga ng mga nagapredikador. Hindi. Bawat sinasabi nila, sinusuri natin, maging kami na nagtuturo sa inyo, naghahatid itong aral ng Diyos. Susuriin ninyo. Hindi pwedeng amin na lang kayo ng amin. Kaya nga lumalabas dyan sa screen ninyo mga talata na pwede nyong ulit-ulitin at ripasuhin kung para matyak nyo kung tama o ano baga. Huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaanin nyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Oh, nakita ninyo yon? Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yahusha Hamasiyak. Mga kapatid, ano halaga kapag tayo sumasagana sa pagtuturo ng aral ng Diyos, pagsishare ng ating pananampalataya? Mga kapatid, maliwanag ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Tatanggapin natin ang tatak ng Espiritu Santo. Ang tatak ng Espiritu Santo, yan po ay trademark na tayo sariling pag-aari ng ating Panginoong Yahusha Hamasiya. Ang mundo'y pasama ng masapasama, tayo naman ay samantalay natin gumawa ng mabuti. Ano layunin upang malubos na ating matanggap ang ating kaligtasan? Mga kapatid, sa harap ng katotohanan ito, ang tanong, tayo po ba ay ganon? Tayo po ba ay mapanalanginin? Tayo po ba ay tumanggap na ng Espiritu Santo? Opo, nang tayo po ay kinaawaan at tayo tumanggap ng bautismo, tinanggap natin ang Espiritu Santo? Di ho ba, mga kapatid? Pero sapat na ba na tayo tumanggap ng Espiritu Santo nang tayo tumanggap ng bautismo? Hindi. Ang kailangan ay mapuspos. Mapuspos. Katumbas ng sumagana tayo sa Espiritu Santo. Paanong pagsagana sa Espiritu Santo? Una, iwasan yung paglalasing. Ang ibig sabihin, pagbabagong buhay. Pagkatapos mabagong buhay, may gagawin ba? Meron. Ano yun? Pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pagtatalaga ng sarili sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano layunin po nun? Parang Espiritu Santo yung sumaapin. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kung ang mundo ay puspos ng kasama at panganib, tayo naman ay puspos ng Espiritu Santo, sino laban sa atin? Di ho ba? Wala. Ibig sabihin, hindi uubra ang mga panganib na yan. Ang gulong na kaamba sa mundo, hindi natin katatakutan yan, mga kapatid. Di ba yan ang ating pananampalataya? Sa ano pang ibang pagkakataon tayo mapupuspos ng Espiritu Santo? Sa aklat po ng gawa, Jesus. Next slide. Ganito ho ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Unawain po natin ito. Pasensya na kayo. Kaya nagsalita si Pedro. Ngayon, alam ko nang walang pinapabura ng Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Kita niyo, ang Diyos ay walang diskriminasyon. Kahit ano pa kulay mo, kahit ano pa lahi mo. Ha? Bakit? Basta't may takot ka sa Panginoon Diyos, tama ginagawa mo, sabi ng Biblia, kahit ano lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita ng tao ay magkakaroon na ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahusha Hamasiyak na siyang Panginoon ng lahat. Nakita niyo? Kaya bago tayo magkaroon mabuting relasyon sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yahusha Hamasiyak, matatamo natin yon. Di ba? Hindi sa pamamagitan po ng pangingili ng araw ng Sabat na yun ay sinauna na, obsolete na po yun eh. O di ho ba? Bagong ka nga, saserdote, bagong kautusan. Limutin na natin ang nakaraan, sabi nga ni Pablo, huwag na kayong balik ng balik sa pagkalipin.
Ano pa sabi? 44. Habang nagsasalita pa si Pedro, pangangaral, napuspos ng banal na Espiritu ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Hopa ay namangha dahil sa ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan o natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi nila, sinabi ni Pedro, mga kapatid, sa ano pang pagkakataon tayo mapupuspos ng Espiritu Santo sa panahon ng pangangaral, Bible study, nagmimission tayo sa anumang pagkakataon, panahon na ating nadidinig ang mga salita ng Panginoong Diyos at tama ang ipinangaral, napuspos ng Espiritu Santo. Hindi lamang ang mga Hudyong nakikinig, pati na rin ang mga hindi Hudyo, hintil panahon ng Apostol Pedro, nangangaral siya. Kaya kapag ka nangangaral ng salita ng Diyos, pakinggan natin. Ang kanyang ipinangaral ay aral ng Diyos. Kung kayo mahilig makinig ng balita at nakikinig kayo ng kung ano-anong mga usapan o usapan o usapin o pinag-uusapan o tema na issue ng usapan, pinakamasarap pakinggan salita ng Diyos. Alam nyo, meron akong isang kaibigang nagtatrabaho sa korte, isa siyang pulis. Sabi ko, ako may problema sa pagtulog. Sabi niya, ako ay noon ay meron. Pero paano ka gumanda ang pagtulog mo? Eh, ang sabi niya, ay meron akong cellphone. Dinownload niya yung Bible. Ano? Pinakikinggan niya mga talata, piniplay niya po yun. Diba? At nakakatulog siya habang nakikinig ng mga salita ng Diyos. Na katulad ng salita ng Diyos na yan, pagka inyong tininaan, dinownload niyo yan, ipindutin niyo lang, magpiplay po, magsasalita. Eh, diba? Babasahin yung mga talata. Yun ang ating gawin, mga kapatid. Nasa trabaho tayo, kaysa tingnan natin ang kung ano-anong Facebook, kung anong lumilitaw doon, eh download natin ang Biblia. I-play natin na tayo lang nakakarinig. Nadidinig natin ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos, ang daan para tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Paano pinatunayan ng mga apostol na sila'y tanging umaasa sa patnubay ng Espiritu Santo habang sila'y nangangasiwa ng pangangaral ng Ebanghelyo? Pakinggan po natin sa unang Korinto, ganito nakasulat. Next slide. Mga kapatid, nang pumunta ko riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, sabi ni Pablo, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipapangaral o ipangangaral sa inyo, kundi si Yahusha Hamasiyak lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Dapat meron tayong mapansin yan. Si Pablo, wala siyang tanging ipinangangaral, kundi ang Hamasiyak lang ang kanyang tungkol sa kanyang pagkapako sa krus. Eh merong mga reliyon ngayon, ang ipinangangaral nila yung kung ako ang wika ay may kapangyarihan lang, gagawa ko ng malaking spaceship at doon ko kayo isasakay, gagaling ko kay Ron. Ano yan? Mukha yata ang kwento yan. Mukhang pambubola sa mga miyembro yan. Di ba? Mahal na mahal namin kayo. Sabi. Aba, minahal mo ba mahal mo sa buhay? Eh, hindi ako naniniwala Ron. Mahalin mo muna mahal mo sa buhay bago mo sabihin mahal mo kami. Huwag mo lang sabihin mahal na mahal mo kami. Patunay mo sa gawa. Diba? Kaya ang Apostol Pablo, ang ipinangangaral niya, tanging ang Panginoong Yahusha Hamasiyak lang. Ano pa sabi niya? Pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Mayroong iba aakitin niyang mga tao sa pamamagitan ng mga parang bago siya sa pakinig. Gumagamit siya ng mga malalalim na mga terminologies para pahangain ng tao. Gumagamit siya ng mga words na hindi pangkaraniwan para hangaan siya ng tao. Iba siya. Oo, iba nga siya. Lumis siya sa katotohanan kaya iba na siya. Pwede yun ba? Eh, pero si Pablo, baka sabihin nyo si Pablo, hindi cum laude yan. Baka sabihin nyo si Pablo, hindi matalino.
Aba si Pablo, eh, isang Hudyo, dati kabilang yan sa lawmaking body ng Sanhedrin. At natuto yan sa paanan ng matalinong tagapagturo ng kautusan ng Hudyo na si Gamaliel. Isa siya sa matalinong apostol. Pero ang sabi niya nang siya'y mangaral at makonverti siya sa loob ng iglesia ni Yahusha, hindi ako gumamit ng matatamis sa ibang salitang binasa natin kanina, yung malalalim na mga salita o pananalita bakay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan o pinatutunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa makatwid. Ang pangangaral ni Pablo ay hindi magitan ng kanyang karunungan, hindi niya ginamit ang kanyang natutunan nung siya'y Hudyo. Ang kanyang ipinangangaral ay bunga ng patnubay ng Espiritu Santo. Kami rito, ng kapatid na Jeriel, mangmang kami. Kami noon, sabi nga, ay hindi kami kilala. Hindi, sino kami? Sabi nga, sino kami mga tao na hindi pansin? Pero doon sa mga mangmang, naghahayag ang karunungan ng Diyos. Yon ang Espiritu Santo. Hindi kami yon. Kung kami may nakakapangaral sa inyo, mga kapatid, hindi sapagkat kami ay matalino. Hindi po, kapos na kapos kami. Minsan kinakapos kami sa sasabihin namin. Minsan pamali-mali pang gramatika namin. Mga technicalities, di ho ba? Siguro may ikukonsidera na yan ang Panginoon Diyos. Sa 5, pero ang sabi, nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang patnubay ng Espiritu Santo hinihintay ng mga apostol, maging ang Apostol Pablo bago siya mangaral, sapagkat ang kanyang maha, ang ibig niya at mahal niyang gawin, ang tao, mabatay ang pananampalataya nila, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan ng Diyos. Tesalonica, ano pa sabi? Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo, dumating ito sa inyo, hindi lang ang sasalita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Kaya kapag ka dumating ang aral, bunga ng Espiritu Santo, mararamdaman ninyo ang kasiguruan, totoo ang ating tinanggap na aral. Totoo o hindi totoo, mga kapatid? Ramdam naman natin, feel na feel natin kung totoo ang ating tinatanggap. Alam ninyo, sabi ni Pablo pa, kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami, ginawa namin ito para sa kabutihan nyo. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon. Oh? Dahil tinanggap nyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganun pa man, tinanggap nyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Yan ang mga patotoo na kung kaya't ang mga apostol ay nakapangangaral, hindi sapagkat sila'y nangunyapit sa kanilang karunungan, kung may karunungan man sila, sila'y nangunyapit at umasa sa patnubay ng Espiritu Santo. Yan po ang ating pinanghahawakan, mga kapatid. Ang pangangaral na may patnubay ng Espiritu Santo magbubunga ng mabuting resulta. Hindi sapagkat utang na loob natin sa ministro. No! Huwag tayong tatanaw ng utang na loob sa ministro. Sabi ng Apostol Pablo, saba ko kung hindi namin ipangangaral ang Ebanghelyo. Ang ministro ay may tungkulin. Mangaral ang Ebanghelyo. Kaya hindi dapat pasalamatan ang ministro. Salamat sa inyo! Salamat sa inyo! Hindi ganon. Huwag pasalamatan ang ministro. Sabi ni Pablo, ako nagtalim, si Apollos ang nagdilig. Ang nagtalim at saka ang nagdilig, hindi importante. Ang importante ang Diyos na nagpapalago. E wala kayong utang na loob sa amin ng mga ministrong nangangaral? Bakit? Tungkulin namin ito eh. Diba? Anong dapat nating sabihin na dapat mamutawi sa ating mga labi? Salamat Diyos na aming sinasamba Yahuwa. Sapagkat sa patnubay ng Espiritu Santo, tinanggap namin ang mga aral mo. Yan ang dapat na mamatawi sa ating mga labi, mga kapatid. Di ho ba? Kaya mga apostole, sabi nga nung ang ating Panginoong Yahusha, bago nang siya na, bago makasalangit, may bilin siya sa mga apostole. Huwag kayong aalis dyan. Hanggang sa matanggap niyo ang Espiritu Santo.
Nung matanggap nilang Espiritu Santo araw ng Pentecostes, nang matanggap nilang nangaral sila, gaano kabisang kanilang pangangaral. Unang bautismo, 3,000. Sino ba may gawa nun? Hindi. Sino may gawa? Espiritu Santo. Na pumapatnubay sa kanilang pangangaral. Kasunod na pagbubunga, 5,000 ang naging bunga. Sila ba ang dahilan kaya nagbunga sila ng marami? Hindi. Sino ang dahilan? Ang patnubay ng Diyos, ang Espiritu Santo. Isa ibang reliyon, lalo sa pinanggalingan natin, pag nagbautismo ng marami, di yung ano? Salamat ang pinupuri yung tao. Binabanggit din ng Diyos, pero ang kapurihan, katunayan, sabi nila, may pinakamaraming bunga sa buong mundo. O kita ninyo? May pinakamaraming et cetera, et cetera. Kapurihan tao eh. Pero mga apostol, hindi. Hindi kami mahalaga rito. Ang mahalaga rito ang Diyos, ang Panginoong Yahusha, ang Espiritu Santo na kailangan natin sa panahon ito, mga kapatid, lalo na sa panahon ito. Kapag ka tayo po ay natitipon, lalo sa pagsambat maging sa Bible study, ano ang tagubilin? Pakinggan natin. Ito tagubilin ng mga apostol. Next slide. Hebreo, Jis, 24 hanggang 25. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, bago pa man tayo magtipon-tipon, malayo man tayo sa isa't isa. Mga kapatid, ang pagmamahal, maghari sa atin. Paggawa ng kabutihan, maghari sa atin. Mga kapatid, maaaring through verbal o kaya ay personal, physical na kontak, laging maghari sa atin pagmamahal sa kapatid. Paggawa ng mabuti sa kapatid. Hindi lang sa kapatid, sa lahat ng tao kung maaari. Ano pa sabi sa 5? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Gaya na nakaugalian na ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Mga kapatid, kung ang Panginoong Diyos ay naghalal ng kanyang sugo sa mga huling araw, sa mga wakas ng lupa, tayo ngayon ay nasa huling araw na. Anong kasunod niyan? Rapture. After 7 years, pagdating ni Yahusha bilang ikalawa sa mundo. Bago dumating yan, may bilin sa atin. Pagmamahal, paggawa ng kabutihan, huwag pababayaan ang pagtitipon. Gusto ba nating tayo mapuspos ng Espiritu Santo? Mga mahal na kapatid, huwag niyong katamaran po ang pagdalo sa Bible study natin. Huwag po nating katamaran, mga kapatid, ang ating pong pagdalo sa ating virtual na pagsamba. Mga kapatid, pag tayo dadalo sa ating virtual na pagsamba gaya nito ngayon, hindi tayo nakikita ng ating kapwa. Ako gaya ko ngayon, nasa isang kwarto ako, nagtuturo sa inyo. Nakagayak ako, nakabihis ako, sapagkat alam ko, ang Diyos na hindi natin nakikita, yung nakatunghay, paano ba natin siya sinasamba? Paano natin tinatrato ang Diyos sa ating pagsamba? Ang sabi, nasa tao ang paggalang, nasa kasuotan ang pagsasaalang-alang. Ginagalang ba natin ang Diyos? Kumusta suot natin? Bakit namin binabanggit ito? Hindi para saktan ng loob nyo, hindi. Para kayo'y mahikayat, tayo'y mahikayat ng salita ng Diyos nang sabi tayo maggayak ng pangsamba sa ating Diyos. Mahalaga ho yun, mga kapatid. Kaya wag natin pababayaan ang pagsamba. At amin kayong hinihikayat, i-download po ninyo. Oh? Paki-download po ninyo ang ating mga pagsamba, mga Bible study natin. Hindi natin alam sa isang iglap maputo ng komunikasyon dahil sa mga panganib na nakaamba. Hindi natin alam pwedeng mangyari ang nangyari nung panahon ng mga apostol. Nangalat sila bunga ng pag-uusig. Paano kung wala tayong paraan para makasambat, madinig ang mga salita ng Diyos? Paki-download natin. At this very moment, nobody knows kung anong pwedeng mangyari, mga unknowns, mga hindi natin alam na pwedeng mangyari. Di ho ba, mga mahal na kapatid? Ano ang kagandahan kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos sa panahon ng kapanganiban at panahon ng kaguluhan. Ito ho, basahin natin sa ilang talata pa sa ating pagsamba. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo sa harap ng inyong mga mamamayan, sabi ng Diyos. Pangako siya sa atin bilang kabilang sa mga very small remnant,
dahil pinakikinggan niya ako. Yan ay pangako niya sa Israel noon kay David. Totoo yan. Pero hindi lang aplikable sa kanila sapagkat may mga lingkodan Diyos noon. Ngayon, mayroon ding mga lingkodan Diyos. Aplikable yung mga salitang yan. Sabi sa Dios, dahil pinakikinggan niya ako, oh, patuloy akong tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Kaya si David, ang kanyang naging prinsipyo habang ako'y nabubuhay, habang ako'y humihinga, gagamitin kong paghingang ito para aking tawagin at tawagan ng Diyos, para manalangin sa Diyos. Ano sabi sa 3? Natakot ako dahil nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Mayroong isang matandang ministro na napaka-giting magturo sa amin noong panahon, mandun pa kami. Ang giting niyang magturo, ang tapang niyang magturo. Pero nung siya minsan magkasakit, at nung siya'y makarecover, ako mismo, isa sa mga nakausap nila, nang sabi, noong ako'y halos mamatay-matay, natakot ako. Kaya bakit? Bakit kaya? Eh, tama rin yung sinabi ni Haring David. Eh. Tama-tama lang. Eh. Oh, ang sabi nga niya, eh, natakot ako dahil naramdaman kong malapit na akong mamatay. Eh, normal sa tao po yun. Tuloy natin. Ang kamatay na ay parang tali na pumupulupot sa akin. Nag-aalala ako at naguguluhan. Kaya anong ginawa niya? Kaya tumawag ako sa Panginoon. Panginoon, iligtas niyo po ako. Ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin. Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Nang wala na akong magawa ko'y kanyang iniligtas. Magpapakatatag ako dahil sa Panginoon ay mabuti sa akin. Sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan at kapahamakan, kaya mamumuhi ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Mga kapatid, ayon po kay Haring David, paano niya pinatunayan ang kabutihan ng Diyos at ang kagandahan kapag tayo ipuspos ng Espiritu Santo, panahon ng panganib, panahon ng kaguluhan, sa Diyos tayo umaasa, naroon sa ating talatang binasa nang maramdaman ni David na siya'y nanghihina at siya'y halos mamamatay, patay-matay na, ay siya'y lumapit sa Diyos, tumawag sa Ama at siya'y iniligtas ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang sabi niya, Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin. Totoo yun. Ilang sakuna na ang dumaan sa buhay natin, ilang sakit na ang ating naranasan, pero sa kabila po nun, hanggang ngayon tayo binubuhay ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Mayroon pa tayong misyon. Anong pangunahin nating misyon? Sambahin at purihin ang kanyang pangalan. Anong pangalawa? Ating ikalat, ating ipalaganap ang kanyang mga salita. Na yun ang mahalagang malaman ng lahat ng mga tao, mga mahal na kapatid. Kaya kapag ka nahihirapan na tayo, pinipilit nating maging kampante. Di ho ba? Bakit? Pagkat pagka magulo na, minsan ay nininervyos tayo eh. Pero magiging kampante lang tayo. Maging permi lang tayo. Kontrolin natin ang ating pong pagkatakot sapagkat may Diyos tayo. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, kung ang Diyos ang kasama namin, sino ang laban sa amin? Kahirapan, kamatayan, tabak, wala ang wikang makakapagpahiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus o kay Kristo Yahusha. Mga mahal na kapatid, alisulod po kay David. O ano ang ginawa ni Haring David noong panahong tila wala na siyang pag-asa dahil sa kahirapan na kanyang dinaranas? Ito, pakinggan po natin sa mga ilang talata pang babasahin natin. Ganito sa Salmo, ganito ang nakasulat. Noong wala na akong pag-asa, dumating ang panahon na si David ay nawala ng pag-asa. Lalo nung siya ay magkasala sa Diyos, di ho ba? Nagalit ang Diyos sa kanya. Kaya siya ay tila nawala ng pag-asa, pero ano ginawa niya? Tumawag ako sa Panginoon. Ay, ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Kahirapang pisikal, mahirap yun. Kahirapang panloob. Yung ang kalooban natin na hirap, mahirap din yun. Nagiging cause ng ating pong pagkakasakit. Di ba? Kaya kapag dumarating talaga na tayo ay nakakaharap sa matitinding pagsubok, kalumbayan, hapis, pagluha, pagdaramdam, kalungkutan,
mga kapatid. At halos panawa na tayo ng pag-asa, mga kapatid. Lumuhod tayo sa Ama. Anong sabi sa Deuteronomio? Ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaawaan niya ang kanyang mga lingkod kapag nakita niya na wala na silang lakas at kakaunti na lang ang natira sa kanila. Alipin man o hindi, kapag tayo halos panawa ng pag-asa, gayahin natin si David. Gayahin natin ang mga unang lingkod ng Diyos, katulad ni Moses. Nang sabi niya, ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaawaan niya ang kanyang mga lingkod. Kapag nakita niya na wala na silang lakas at kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi, pag tumawag sa Diyos, didinggin ang Diyos. Subok ang Diyos sa buhay natin. Sa paglala ng panganib, sa paglala ng kaguluhan, ang lunas, mapuspos tayo ng Espiritu Santo, maging malapit lalo tayo sa Diyos. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, habang nag-aaral kami ng iyong mga salita, dama-dama namin totoo-totoo at napapanahon ito sabagkat ito po ang nangyayari sa mundo. Panginoon namin Diyos, ang amin lamang hinihingi sa iyo sabagkat sa kabila ng kabutihan mo at pag-iingat mo, hindi pa rin kami nakakaabot sa gusto mong kabanalan. Nagkakasala pa rin kami. Huwag ka sanang magsasampo. Huwag ka sanang maghagalit. Huwag mo sana kaming iiwang nag-iisawa. Wala na kaming pwedeng tawagan pa. Wala na kaming pwedeng daigan pa. Kung ikukubli mo ang pakilig mo sa amin, pakipuspos mo po kami ng Espiritu Santo. Maawa ka po sa amin. Opo, sasagana kami sa pagbabasa ng iyong mga salita. Sasagana kami sa pakikinig sa iyong mga aral. Hindi namin iiwan ang pagtitipon at pagsamba. Ang amin pumilihin sa iyo, gawin mo kaming matalino. Magmamag kami sa kanulungan panlupa. Kapos na kapos mag kami. Pero sa patnubay ng Espiritu Santo, ipaalam mo, Panginoon, ang mga mahiwaga mong aral para ito'y aming malirip at maunawaan. At ito ay sama-sama namin yakapin at sundin habang kami binibigyan mo ng buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin, Amang Yahuwah. Sinasamba ka namin at kami nangangako sa tulong at awa mo po. Ipagpapatuloy namin ito hanggang sa aming matanggap ang lubos naming kaligtasan. Umaasa kami, dinilig mo ang aming panalangin, inari mo ang aming panalangin, pinatawad kami sa kasalanan, pinalakas mo na po kaming lahat sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha, na aming tagapagligtas. Pagliligtas ng ating Panginoong Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagabiling, mga mahal na kapatid, ang ating pananampalatay, ating ibahagi po, diyan tayo sumagana at anyayahan natin ang mga tao sa pagsamba natin. Nandiyan po ang ating Zoom number, 403-356-689. At saka sa Facebook din po, ano? Gusto nyo mag-abuloy?
pumunta ho kayo sa churchofyahusha.org. At maging yung ating mga pagsamba, may video ho tayo sa website po natin, sila niya yan. Ang ating Bible study, patuloy ho yan tuwing Huwebes. Growing up Yahushas po, subaybayan po natin mga mahal na kapatid. Unang Timoteo 2:1 hanggang 2. First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life in all reverence toward God and with all proper conduct. Kaya sinasama lagi natin yan hanggang siguro sa ako tayo mamatay na. Sa yung talatang yan po, isama po natin. Hindi tayo po self-centered. Hindi tayo nakasentro lang sa kilusang itong sa mga kapatid natin. Hindi. Sangkatauhan ho. Isama ho natin sila. Kawawa po eh. Mga kapwa natin tao na nasa iba't ibang panig ng mundong nagdaranas at biktima ng karahasan at panlulupig, opresyon ng kapwa. Maasa ho kami na yung maliwanag na dyan po at tayo natatapos. Isa puso natin ang aral ng kasama at maging Yeah.